like talking since a jet. Wintertime, all the time, ooh, yeah. Look at the way that I move, swear. Disrespectful and I'm rude, okay. I had cocaine in the school. Hello at welcome sa ating channel. Ngayon nga ay pag-uusapan natin kung ano nga ba ang koneksyon ni Kuma kay Jewelry Bonnie. So bago tayo mag-umpisa guys, kung sakaling magustuhan nyo tong video na to, please huwag nyong kalimutang i-like. At kung gusto nyo naman na mga ganitong content, ay syempre mag-subscribe na rin kayo. Dahil nakakataba ng puso yung pagsusubscribe nyo. By the way guys, yung mga nagpapa-shoutout pala, nilalagay ko sa dulo ng videos ko yung mga shoutout nyo. Kaya tapusin nyo tong video para makita nyo. So umpisahan na natin. So balikan natin yung chapter 565 ng manga o episode 474 ng anime sa Marineford War. May kita natin doon na umiiyak si Jewelry Bonnie. Pagkatapos ipakita yung scene na sinaksak ni Squardo, si Whitebeard. So feeling ko napaka-obvious naman, di ba? Napaka-obvious kung ipapakita na sinaksak si Whitebeard para maipakita sa ating lahat ng manonood na yung pag-iyak ni Bonnie ay para nga kay Whitebeard. So feeling ko pinakita yon para isipin natin lahat na yung pag-iyak niya ay para nga kay Whitebeard, di ba? So balikan natin to mamaya, tandaan nyo. So sa chapter 908 naman ng manga o episode 888 ng anime, makikita natin na si Kuma ay hawak na ng mga world nobles. At kung mapapanood nyo, nung nakita ni Jewelry Bonnie si Kuma na inaalila ng mga world nobles, ay nagsalita ito ng "It's unforgivable." At umiiyak pa nga siya habang sinasabi niya yun. It means may malasakit siya para kay Kuma. Sa episode din na yun, nalaman natin na dati palang hari si Kuma ng Sorbet Kingdom. At nung papasok na nga si Jewelry Bonnie sa Merigosay, nag-transform siya into old woman. Dahil nga sa devil fruit ni Bonnie na alam naman nating ang kapangyarihan na kayang mag-manipulate ng age o kayang ibahin ang sariling edad or even ang mga taong nasa paligid niya. Nag-transform siya into old woman. Naging matanda siya at nung naging matanda nga siya ay na-recognize agad siya ng isa sa mga guard at tinawag siyang Queen Dowager Connie ng Sorbet Kingdom. Meaning yung Queen Connie ay totoong nag-i-exist, di ba? Kasi hindi naman siya tatawaging Queen Dowager Connie ng Sorbet Kingdom kung hindi yun nag-i-exist, di ba? So ang Dowager guys, kung hindi nyo alam, ay ang malalim na meaning in English nun ay widow or in Tagalog ay byuda. So tingin ko maaring may connection siya kay Kuma. Dahil gaya nga ng sabi ko kanina, dati palang hari si Kuma ng Sorbet Kingdom. So balik na tayo nung sa Marineford War na nakita nga natin na umiiyak si Bonnie nung sinaksak ni Squardo si Whitebeard. Oo, pinakita nga siyang umiiyak, pero tingin ko pinakita nga lang yon para isipin natin lahat na para kay Whitebeard yung pag-iyak niya. Kasi kung papanoorin niyo ulit yung scene na yon sa Marineford War, makikita muna natin yung scene na pagpasok ng pacifistas o yung mga cyborg na kamukha ni Kuma. Kasama nga yung maliit na nakakainis na babae. Ayan o, yung mukhang yan. Mukhang Dora na mataba. So meaning to say, yung pag-iyak pala ni Bonnie ay para kay Kuma. Tingin ko lang ha, umiyak siya dahil pinag-eksperimentohan yung katawan ni Kuma dahil nagulat siya nang makita ito na naging robot tas dumami pa, di ba? So in summary, ang iyak ni Bonnie sa Marineford War ay para kay Kuma at malaki nga rin yung malasakit niya kay Kuma during Levely Art. At nalaman din natin na dating hari si Kuma ng Sorbet Kingdom at reyna naman si Bonnie ng Sorbet Kingdom. Di pa natin alam sa ngayon maaring nanay ni Kuma, kapatid o anak si Bonnie, di ba? Dahil hanggang sa ngayon nga ay hindi natin alam ang official age ni Bonnie. Pero isa lang ang sigurado ngayon, malaki ang connection nila sa isa't isa. Kayo guys, ano sa tingin nyo? Anong connection ni Kuma kay Jewelry Bonnie? I-comment nyo lang yan sa ating comment section para mapag-usapan natin yun. At kung nagustuhan nyo naman tong video na to, please huwag nyong kalimutang i-like. Dahil malaking tulong na to para sa ating channel. At kung gusto mo namang tuloy-tuloy pa ako sa paggawa ng mga gantong video, i-click mo na rin yung subscribe button. Dahil talaga nga namang nakaka-motivate pag nararamdaman kung sinusuportahan nyo. Yun lang, peace! Wintertime, all the time, ooh, yeah. Look at the way that I move, swear. Disrespectful and I'm rude, okay. I had cocaine in the school.